bisita, talagang inaasikaso namin kahit marami kaming ginagawa or marami kaming trabaho like gawain bahay, talagang inuuna namin yung pag-asikaso sa bisita namin. Kahit walang-wala kami, guys, kahit kapilang yung maihanda namin at saka kapi at saka tinapay lang yung maihanda namin, basta ang importante sa amin is ma-treat namin sila ng maayos. Assalamualaikum sa inyong lahat and welcome back to my channel, Young Skin Vlog. So today's vlog is ang topic natin is it's about attitude of relatives na hindi natin inaasahan na ganun yung mga reaction nila. So today, guys, is araw ng pagpaplansya ko. So while nagpaplansya ako, i-share ko yung experience ko about attitude of relatives. Okay, so ito na naman si Young Skin paulit-ulit, no? Ulit-ulit na lang si Young Skin. Pasensya na kayo, guys, ha? So, yun, guys. Yung i-share ko lang naman is yung mga na-experience ko. Alam ko hindi naman lahat ng relatives is ganun. Pero yung sa akin lang, yung at least ma-share ko sa inyo kung ano yung mga ugali ng mga ibang relatives namin. So, at least nagpapakatotoo lang ako. No? Hindi ako gumagawa ng chismis or hindi ko to sinasabi sa inyo dahil gusto ko ng kakampi. I'm just sharing the i-share ko lang yung mga experience ko about sa na-encounter kong ganung attitude. So while nagpa-plansya ako, magta-topic tayo ng tungkol sa ugali ng mga relatives natin. So, may na-encounter kasi akong attitude ng mga relatives namin na iba. Hindi ko naman nila lahat. Yung pag bumisita ka sa kanila, parang hindi ka pinatrato na bisita. No? So, siguro gano'n na talaga sila, guys. Na-hurt kong ako kasi siyempre, bisita, dapat i-treat mo ng mga others. No? Pero sa kanila, hindi. Pag bumisita ka sa kanila, ay hindi kanila i-treat mo maayos. Sabihin nila na utos-utosan ka pa. So, okay lang naman yun sa akin. Pero, kung sa akin lang ba yung asikasuhin ng maayos yung bisita, diba? So, yun yung mga na-experience ko sa mga relatives ko na no need to mention the name kasi siguro sa kanila na yun na attitude. Kano talaga siguro, no? So guys, tinapos ko muna yung planchahin ko para at least malinaw yung pagsasalita ko, no? Kasi yung sa previous video kasi maingay yung plancha at yung standing ironing maingay din. So para clear yung pagsasalita ko, tinapos ko na lang siya din. Now continue natin yung tungkol sa mga relatives na
iba yung treat nila sa atin. So, yun guys, na experience ko yung attitude na ito. Ito, paulit-ulit na naman tayo. So, that time kasi, i-invite kami for a graduation day ng aming ka-relatives din. So, 1 hour bago kami makarating dun sa lugar na yun. So, yun, pagdating namin dun sa relatives namin, yun, pinaghandaan naman kami ng kape. Inasikaso naman kami, pero yun ay saglit lang na pag-aasikaso. At sa paggagit ng oras na ayon, inutusan ako ng isa sa ka-relatives ko na trapuhan ko daw yung lamesa nila kasi ano daw, madumi daw. So ayun, ginawa ko naman siya for respect, ano. So para sa akin kasi hindi dapat ginaganon ang bisita kasi magkaiba kasi yung treat nila sa amin at saka magkaiba din yung family treat namin sa mga bisita namin pag ano. Kami kasi pag may bisita talagang inaasikaso namin kahit marami kaming ginagawa or marami kaming trabaho like gawaing bahay, talagang inuuna namin yung pag-asikaso sa bisita namin. Kahit walang-wala kami guys, kahit kape lang yung maihanda namin at saka kape at saka tinapay lang yung maihanda namin, basta ang importante sa amin is ma-treat namin sila ng maayos. Yun yung sa amin na pag-asikaso sa mga bisita namin. Pero sa kanila, imbis na asikasuhin nila yung bisita nila, so ang ginagawa nila, inuutos yung may mga trabaho sila na dapat sila yung gumawa pero ang pinapagawa is ang bisita. So na-experience ko yun guys sa mga iba kong relatives. So hindi naman lahat pero mabilang lang talaga ang may mga ganung attitude, no? So ayun, after namin magkape, ayun, syempre magtatanghali na. Umaga kasi kami dumating sa kanila and then ayun, nag-breakfast muna. So after namin magkape, magtatanghali na. So ayun, merong isda na para sa pang-lunch. So ako yung inutusan imbis na sila yung gumawa. So siyempre parang sa akin parang hindi talaga maganda yung treat sa amin ng mga ibang relatives namin kasi of course kami ay bisita, dapat i-treat kami ng maayos, no? Pero sila hindi talaga. So doon ka makakita ng bisita ang naghuhugas ng plato, bisita ang nagluluto, yung parang ganun. So parang para sa akin hindi okay sa akin ang pag-treat ng ganun. So yun, so magluluto ng lunch, kami pa yung magluluto ng lunch na ilagay na natin na bisita tayo, no? Dapat sila yung magluto, mag-asikaso sa atin. Pero yung doon sa sitwasyon na yun, parang kami yung may bisita. Na parang sila yung bisita at kami yung binisita. So, hindi naman kasi may iwasan mga kayang skin, no? Yung tayo kasi mga Pilipina, pag lumalabas, syempre, ginagandahan natin yung outfit natin kasi minsan lang naman tayo bumibisita sa kanila. So, kailangan maganda yung outfit natin, di ba? So, ang nangyari, yung gandang-ganda ako sa outfit ko that time, hinubad ko na lang siya kasi siyempre matatalsikan ng dugo ng isda at yun, naghanap na lang ako ng yung malong, kumbaga sa aming kasing tribo, may malong kaming ginagamit pag wala na kaming
pag hindi kami nakadala ng extra damit. So yun yung nangyari, parang kami yung may bisita. At yun, sabi naman ng nanay ko, ikaw na lang, sabi niya, magluto kasi ganito, ganun. So, nakakalungkot lang kasi mga kayangskin na ikaw yung magluluto at maglilinis ng bahay nila. Eh, meron naman silang anak. Kesyo yung mga anak daw is busy. Pero nakikita din naman namin na wala namang ginagawa yung mga anak. So, yun talaga yung pinakaayaw ko sa mga iba naming relatives na hindi ko lang alam kung bakit ganun yung pag-asikaso nila sa amin, na parang dumating kami na parang kapatid lang din nila, yung ganun. So, sa amin kasi magkaiba. Once na may bisita kami, yung mga kapatid kong lalaki, sila yung nagluluto, sila yung tumutulong sila sa paghuhugas ng mga plato, yung mga ganun. Tapos kami naman yung nagbubuhat ng tray para iserve yung sa bisita. So, dun sa dalawang pag-asikaso na yun is mas maganda talaga yung sa side sa amin na pag-asikaso, kasi talagang inaasikaso talaga namin yung mga bisita namin. Pero may mga iba naman na kahit pigilan mo sila na wag nang hugasan yung mga pinagkainan nila or wag nang gawin yung ibang trabaho, pero yung iba kasi pasaway. Pero para sa akin, parang ayoko na ganun yung itrato ko sa mga bisita. Kasi parang ako yung mahihiya. Dahil pumunta yung tao sa atin para bumisita at hindi para utos-utosan. Pero nakakalungkot ding isipin na meron talaga sa mga ka-relatives natin ang ganun. Yung parang hindi ka tinuturing na bisita. Yung parang ano lang, parang kapatid ka lang, yung mga ganun. So tungkol naman sa pananamit, guys, may mga kamag-anak tayong pag simple lang yung suot natin, talagang pinapansin talaga tayo. Kasi na-experience ko rin yun eh. And then, pagdating sa mga okasyon na, pag sobrang ganda talaga ng suot mo, pag sobrang ganda talaga ng suot mo, guys, yung iba hindi namamansin, ni asalamu anay kung wala, ni hi, wala. Wala man lang ganun. So, parang nakakalungkot isipin, no? Bakit kaya may mga taong ganun? So, ako kasi, kahit sinong makita kong kamag-anak, pinapansin ko talaga yan, binabati ko talaga yan. Pero may mga tao talaga na papansinin ka lang pag pangit ang suot mo. So, wag po nating tularan ang mga ganun, guys. So, share ko lang naman yung na-experience ko, guys, diba? So, puro na lang akong experience. So, hindi naman masama magsabi ng totoo. At hindi rin masama, at hindi nakakamatay ang pagsasabi ng totoo. Sabi ng mga ustadya, diba? So, magsabi lang po tayo ng katotohanan. Huwag lang pong dagdagan. At ito pa, guys, may napuntahan din akong isang relatives din. So, biglaan lang din kasi napunta, napadpad kami sa kanila kasi meron din kaming binisita. So, kami kasi, pag ang ginagawa namin kasi, pag nandun na kami sa lugar na kahit dinalaw lang namin yung isang kamag-anak, so, ang gagawin namin is parang iikot na kami na bisitahin yung lahat para ano, para makita naman, 'di ba? Para makita yung mga kamag-anak, kasi minsan lang kayo magkita-kita ng mga kamag-anak. So, 'yun ang ginagawa namin. Parang nag-iikot na kami kung saan yung bahay ng kamag-anak namin na 'yun binibisita namin. So, that day, guys,
napunta kami sa isang relative. So, nagsalam kami. So, wala akong narinig na waalaikumsalam, ganyan. Wala akong narinig na mga ganyan. So, parang yung mukha nila, yung mukha pa nila guys, ah, nakasimangot. At parang, yun, yung sinabi sa amin is, ano naman sabi niyang ginagawa niyo dito? Yung mga ganong na attitude. Parang, hindi ko talaga tanggap sa sarili ko na igaganon. Igaganon kami. Kasi kami, bumibisita kami para kamustahin sila, kung ano yung mga kalagayan nila. Pero parang sa kanila, parang minamasama nila. So, hindi kami bumibisita sa mga ka-relatives namin para lang sa pagkain. Kasi, nakakain din naman kami. Kahit, although walang-wala kami, pero nakakain din kami ng tatlong beses sa isang araw. So, yun lang yung pinagkaiba kasi. Sila kasi may kaya. Pero kami, wala kaming kaya. Hindi, wala kami talaga. Walang-wala din kami. So, hindi ko alam kung bakit nagkaganon yung mga ibang relatives sa amin. Parang hindi ko maintindihan kung bakit ba. So, ayun, nag-serve siya ng dalawang Pepsi ata yun na litro. Tapos naglagay siya ng mga baso. Pero habang naglalagay siya, parang nakakahiyang uminom. Or parang hindi ko malunok. Parang hindi mo malulunok yung tinapay na kinain. Parang na-stuck siya dito. Kasi ganun ako pag nakakita ako ng relatives na nagsaserve. Tapos yung mukha niya hindi na ma-drawing. Wala man lang smile. Hindi naman lang siya mag-smile. So parang yung pagkain, parang nag-stop dito sa ano, sa lalamunan ko. Yung iniinom ko naman na ako, parang hindi talaga siya pumapasok, guys. So yun, naisip ko na, nasabi ko na lang sa isang tito ko na dapat sabi ko hindi na tayo nagpunta doon. Kasi hindi na sabi ko may drawing yung mukha nila. So, sabi naman ng tito ko, it's okay. Sabi niya, okay lang yun. At least tayo, pumunta tayo doon para bisitahin sila at hindi para maghingi ng pera sa kanila. So, ganun talaga kami, guys. Pag napunta na kami sa lugar ng mga ka-relatives namin, yun, iikot namin yung bisitahin. Para lang sa magsalam, yun lang naman. Wala na. Siguro, I think, nang matakot sila na baka maghingi kami ng pera or kung ano man yung mga business nila. So, of course, so, it's so far, wala naman kaming hiningi na ni isang isda. Kasi doon banda sa kanila, guys, is maraming fish pond. Marami silang business na isda doon banda sa kanila. So, kami, nagtatrabaho lang din yung magulang ko sa farm. Sa farmer, yun lang talaga yung pangkabuhayan namin is farm. So, ayun guys, after 3 months ago ata yun, or 2 months, may natanggap kaming message from relatives din. Doon din banda sa lugar na yun. At in-invite kami na bisitahin sila. So, nagpunta naman kami. So, alam niyo guys, yung ginawa nila, talagang simple lang yung bahay nila. Puro kahoy lang siya guys, yung bahay nila. Hindi sila masyadong ano, basta yung bahay nila sobrang simple lang talaga. So tumawag sila sa amin para mag-invite. At yun, pagka kinabukasan nagpunta naman kami. So yung feeling na ganun, pagdating mo, welcome ka sa bahay nila. At ito pa yung hindi kanila, wala talaga, hindi talaga sila nag-utos sa amin na yung mga plato na ihanda sa lamesa, hindi talaga sila nag-utos guys. Talagang napaka-special namin na bisita doon sa bahay na yun. So, ang ginawa nila is nagluto sila ng white rice at saka yung, kung alam nyo yung suso na ginataan, yun. Nagluto sila ng ganun guys. Marami talaga at
nagluto din sila ng isda. Parang sinugbang isdang tilapia yun. Kasi doon banda talaga is marami talagang isda doon. Ganun yung mga business ng mga tao doon is isda. So, ang dami nilang niluto, guys. Sabi ko sa nanay ng pinsan, kung mauubos ba namin ito, sabi nila, hinanda talaga namin yan sa inyo. Kasi minsan lang naman kayo makapunta sa amin at pagkakataon yun na sabi nila, na kumain ng marami. So, ang dami talaga, guys. Sobrang sarap talaga. At, yun talaga yung pagkain na talagang dediretso sa lalamunan mo. Kasi, nakikita mo sa mukha nila na happy sila. At, nakikita sa mukha nila na ang saya-saya nila nung pumunta kami doon. Kasi, mga ilang years din kami hindi nagkita-kita, ano. So, ayun, para naman makilala namin yung mga ibang kamag-anak, ganun yung ginawa nila, nag-invite sila sa amin na dun kumain, mananghalian. So, yun talaga yung, ano, magkaiba talaga yung feeling na, yung papakitaan ka ng magandang pag-aasikaso. So, it's ang laki talaga ng pagkakaiba dun sa ibang relatives na nakasimangot lang kaysa dun sa relatives na napuno ng saya yung puso nila dahil bumisita ka sa kanila ng ganun. So, parang pati sa pagkain, talagang malulunok mo yung pagkain nila. So, yun yung advice ng nanay ko sa amin na mga magkakapatid na pag may bisita, wag magsimangot-simangot dahil hindi malulunok ng bisita yung iniinom or kinakain nilang pagkain pag nakikita nilang nakasimangot kayo. So, yun yung mga advice ng magulang namin sa aming magkakapatid. So, parang ngayong tumatanda na ako, parang na-realize ko na tama yung mga sinasabi ng nanay namin sa amin na hindi kami magpapakita ng attitude sa mga bisita pag mayroong bisita. At talagang i-asikasuhin talaga sila. So, ngayon parang na-realize ko na maganda din pala na yung pagpapabuti sa puso. Kasi yung iba, mabubuti naman sila pero nandyan pa din yung inggit. Na kahit wala ka naman, kahit walang-wala ka naman, pero may inggit talaga sila sa'yo. Hindi dahil sa maganda ka, hindi dahil sa magandang buhay mo, hindi dahil sa maganda yung panonood mo, hindi ko lang alam talaga kung bakit meron kami mga relatives na ganun. Parang hindi talaga masaya sa puso nila na makita ka. So, yun yung ginagawa namin ngayon. Kahit sinong relatives na nakikita namin, nagsasalam kami. Kasi alam ko at alam namin yung feeling na pag hindi ka naman seen, talagang masakit sa pakiramdam. Kasi, na-experience namin yun eh. Na-experience talaga namin. So, guys, yun lang yung mga advice ko talaga na pag makaka-encounter ka talaga ng mga ganong tao, parang feel mo hindi rin talaga maganda sa pakiramdam, no? So, that's all, guys. Hindi na natin pahabain yung video na to kasi sobrang haba na. And then, salamat sa mga nanonood and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.